Bay. Hello mga bes. Papunta na kami sa ano, saan na tayo pupunta ulit? Tektay. Tapos check namin doon. Sana pwedeng makapasok, no? Huling check natin, magkano? 150. 150, oh, diba? Bonggang-bongga. Sana lang talaga pwedeng pumasok, no? Diba? Para makita natin yung ano, kung anong yung talagang dun sa screen niya, ticker. Tapos, feel na feel natin yung excitement dun sa loob. No. Oh, tara na. Yung pagtaas, ma'am, paano? Ayan, sige. First kasi, kapag, well, historically, kapag kasi mga small cups talaga, is, yung performance nila on its day, sa debut nila is, parang nandun yung excitement ng mga traders. So, kumbaga, nag-ride sila sa momentum and, kaya nangyari is, ganyan, parang tumataas yung price niya. Pero more on. To add na rin, yun nga, as Claire mentioned, merong excitement. Because, right, take note that this is the very first IPO for the year. So finally, someone braved into the market, which is Mary Mark. Now, yun nga, as mentioned historically, there are evidences na usually when it comes to, when it comes to small cap stocks, there's the tendency na on your debut talaga, tumataas talaga. At the same time, take note that Mary Mark is under what you call the retail sector, consumer retail. Now remember, under these troubled times that we are in, isa sa mga sabihin natin na somehow favored sectors is yung retail sector, lalo na yung consumer retail. Kasi nga, there's the demand for the basic goods and services, the essentials, the necessity. So, since Mary Mark is under that, just like Pure Gold and RHI, so nagkaroon din siya ng we observe demand in the first day, causing it to go up to its ceiling price. So, do take note, however, that this is based on sentiment. This is based on excitement. If you're going to look at it kasi on a deeper level, valuation-wise, medyo may kamahalan talaga si Mary Mark. And right now, it's on its ceiling price, so medyo mas naging overvalued pa siya. So in the long run, we expect the valuations to take over, we expect fundamentals to take over, and given such, possibly magkaroon ng profit-taking kay Mary Mart moving forward. Okay. Ms. Claire, ikaw, what do you think, what do you recommend for her to do? Ano ba? Benta na ba sa 150? Or... Well, siguro ako, since 50% na yan, siguro, 50% na yan, hindi naman siguro dapat tayo maging greedy sa kung ganyan na yung kalaki yung kita natin. Yun, siguro, kung gusto mo pang for long term, siguro mas okay kung makakuha ka at lower price. Kasi, gaya na sabi ni Japet, is there's a possibility talaga na mag-profit take talaga yung mga investors. So 150 run. Or one day pa, what do you think? I suggest you, in my perspective, you secure your gains now. Kasi this is already 50% chance. There's no telling what's gonna happen in the next day. Ayan, so nakita nyo naman yung mga advice nila Sir Japet tsaka Miss Claire about dun sa anong tawag doon, parang sa stage nung ng Mary Mart ngayon, 1.50. So almost 50% gain na tayo. Sabi nila
it's better for us to secure na lang daw yung ano, yung funds, 'di ba? Pero itong kasama ko dito, huwag pa daw muna kasi feeling niya, nararamdaman niya na parang tataas pa. Ganun ba? Ganun ba? Ha? Hold. Hold. Conviction hold. Ako kasi kung ako lang tatanungin, gusto ko sigurado na, syempre, 'di ba? Pero madadaan naman yan sa magandang usapan. Dream wedding. I-upgrade na natin ang dream wedding from yung dating nagbabudget tayo na sa Grand Sierra Pines Hotel. Mm-mm. Baka pwede na nating i-consider ulit yung una nating option kung marami tayong pera na Baguio Country Club or yung ano ba yun? Yung Frangeli. Club Johnny. Sa Frangeli. Ah, Frangeli. Pwede, oo, sige. Frangeli. Sabihin namin, Double your fee. Double. Ayan, day 2 na mga besh. At nakita nyo naman na from day 1, 50% gains agad yung itinaas ng Mary Mart. So, may naging advice or humingi din kami ng advice kay Sir Japet tsaka Miss Claire from Philstock na dapat daw i-secure na yung profit. Ganun, pero parang naging, or talagang naging greedy ako, naging greedy kami. Tapos, nag-take pa kami ng risk. Ngayon, day 2 na. And alam naman nating lahat na ino na yung tinaas niya, bae. Parang 50% ulit. So, 2.25 na siya ngayon, no? 2.25 na siya ngayon. So, ayan. Mamayang gabi, mag-uusap kaming dalawa. Tapos, hindi ko alam kung ano mapag-uusapan. Kung halimbawa, tumaas pa bukas or bumaba sana, tumaas na lang. So, I need your prayers, mga besh. Tsaka na lang namin siya ibebenta. Siguro, maybe, kung anong mapag-usapan naming dalawa. And by the way, maraming salamat pala sa lahat ng mga greetings, sa mga mga comments sa amin, nag-congratulate, yung mga nag-suggest ng anong pwedeng gawin, mga ganyan. We appreciate those, mga besh. Malaking tulong. Oo, malaking tulong talaga. So, please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe para naman ma-update namin kayo. I-click nyo na rin yung bell button para masaya, mga besh. Maraming salamat and thanks for watching. Bye! See you again tomorrow.